Yun, good day. Sila naman po yung scoop na gagawin natin sa mga importanteng bagay sa bahay. Magkakabi tayo ng mga circuit breaker. RCBO na circuit breaker. Yan, kung paano ikabit, abangan nyo. Okay, so nandito tayo sa distribution box natin, no? Ito kasi nabit lang natin as temporary connection natin pang construction, no? So nagkabit tayo dito ng isang pang ilaw tsaka isang pang saksakan. But then papalitan ko kasi siya ng buo dahil mas gusto ko na mas maraming safety features niya. Ito kasi MCB, tapos ang binili natin ay RCBO. Kung makapansin nyo, ang laki na pinagkaiba. Mas marami kasing safety precaution itong RCBO compared dito sa MCB. dito, overload at saka short circuit lang ang hinaharang nyo dito sa RCBO natin. Meron na yung kasamang knee cage, ano pa ba? Lightning protection. Basta mas marami ito. Ito kasi yung unang lumabas yung RCBO versus dito sa ito mas latest. Ito yung unang lumabas yung MCB versus dito sa RCBO. So mas maraming features ito. So tatanggalin natin itong temporary connection natin kasi pang construction lang naman ito. Ang plano kasi is papalitan natin si main breaker ng MCB lang versus sa RCBO. Ito kasi kaya RCBO yung nabit natin para pag may mga tools tayo na hindi gumagana ng ayos o may diferensya o kung ano man, magtitrip si main breaker natin. Ito sa MCB lang. Maraming kasing lasin ng sistema pag paano magkabit ng distribution box, no? So, isa sa dahilan kung bakit MCB sa main para at least pagkakalam ko, hindi ako expert pero sa mga nakikita ko kung paano magkabit yung mga nagtrabaho para sa akin, etong ginagawa nila MCB sa main, RCBO sa branches. So ang reason kasi itong RCBO masyadong sensitive yan sa mga connection. Pag may konting aberya sa wiring mo, magbitrip yan. Which is maganda naman kasi hindi ka makukuryente, hindi masisira appliances mo. Kaya yung kinabit ko para sa mga tools natin pang instruction para di masira yung mga gamit natin eh. Mapalitan natin yan para hindi masyadong sensitive, tapos dito na lang RCBO sa branches. Para pag nag-trip man ng isang floor, hindi lahat mawawala ng kuryente kasi hindi mag-trip yung main breaker natin. Tama po ba? Pag ang main breaker kasi yung nag-trip, lahat walang ilaw sa branches. Eh, mas sensitive ang RCBO pag sa main. So, pag may aberya dyan sa bahay, pag titrip to, lahat to walang kuryente. So, mas maganda para sa akin, MCB sa main, RCBO sa branches. Para pag may aberya lang sa isang floor lang, mawawalan ng ilaw. Yung breaker lang dito mag-trip. By the way, yung pag-trip ay kusa siya nag-off para hindi masira ang electrical natin, electrical unit o electrical appliances, wiring at kung ano-ano pa. So papalitan natin ito, baklasin lang muna natin. So pakita muna natin laman. So ang plano is lahat dito is breaker ang saksakan ng ground floor ang saksakan, second floor ang saksakan, third floor ang saksakan. Papalitan natin ito. Huwag nyo lang munang pansinin yung wire kung tala sa labad dahil temporary lang kasi namin wiring yan. Tsaka hindi pa namin nakukunik lahat ng wiring dito. Mapapansin nyo, dalawang bus bar at dalawang bracket. Diyan natin ilangabit yung mga breaker. May clamp naman yun doon. Tapos ito, para to sa ground. The neutral. Since walang ground yung pinaka main, ano natin, main line. Nandun mo bakit gano'n kasi ang metro dito nandun sa taas ng poste.
So, yung minadlad nilang wire ni Meralco is dalawa lang. So, parating natin i-check kung ilang wire ba yung minadlad ni Meralco. Para doon natin ibabase kung magagamit ba tatlong wire o dalawang wire. So, sa lagay namin, dalawang wire lang nakaladlad. So, dalawang wire lang din tinuksungan natin papunta dito sa main breaker. Tapos, dalawang wire na lang din yan. Usually naman kasi walang ground dito sa Pilipinas. Dalawang wire lang. Doon lang nagkakaroon ng ground sa mismong poste. Sa mismong metro mo, pagbaba sa may lupa, doon na nilalagay yung ground. Ewan ko paano nila kinabit, pero dalawang wire lang kasi nilalad nila. So ito, hindi na natin magagamit kahit meron siyang lagayin dyan ng ground. Yun lang naman. Okay, buo na. So, wiring na lang. Ito, medyo madugo eh. So, ang ginawa ko, pinagdan natin yung main. MCB na lang para pag may nag-trip na isang breaker dito, hindi mag-trip yung main breaker. RCBO kasi nag-trip ng masyadong sensitive, marami siyang pinag-tripan. ang ginawa ko, puro saksakan 32, tapos naglagay na lang tayo ng secondary dito na main para at least pag dito pa lang magdi-trip na siya. Hindi na magdi-trip na magdi-trip yung main breaker natin para hindi madaling masira. Pag trip lang trip din kasi ang breaker, yun, may tendency yung masira yan. Yun, so okay, nakapit na natin. Ang ginawa ko, yan, pinalitan ng main breaker para hindi masyadong sensitive at hindi lahat ng floor ay mawalan ng ilaw kapag may malfunction sa isang saksakan natin o isang ilaw, no. At least hindi masyadong sensitive. Anyway, dito pala magti-trip na siya kasi RCBO nga ito, marami itong binablock na malfunction. Magti-trip siya dito pero hindi siya magti-trip sa main breaker. Tapos ang ginawa ko, yun, para hindi sayang yung breaker na binili natin, naglagay tayo dalawang spare para sa aircon na lang to siguro. Isang 32 amp na air para sa aircon, tsaka isang 20 amp pag malakasan na aircon siguro. Itong 32 amp gamitin natin kapag maliitan lang na aircon ito. Tapos mula dadagdag lang tayo ng wire dyan pabaybay sa kung saan man, siguro sa labas na lang magpapadaan. Yan, tapos yan, puro saksakan, puro ilaw. So, pag-isipan natin kung paano ngayon natin tutuksan itong mga wire nito. Sobrang dami. Cable management pa natin ito. Ayan, so nakabit na natin. Ito eh, hindi ko muna nilock. Para pag pinasok natin itong ano, ipwesto muna natin siya ng ayos base sa butas para ma-adjust-adjust pa natin. Kasi itong tornilyuhan na ito. Pakangakot. Atong video nga ako. Ayan din natin nila para shoot natin ito para itong tornilyuhan na ito ma-exact rin natin dito. O, di ba? May pantay. Tapos ipapwesta natin ito ng magaling. Tatapot natin yung tornilyuhan. Pero kahit tumapat na dito sa MCB, nakalak na. Ay, sobrahan. Ayan. May kuryente. Ayan, medyo tumapat na. Nararamdaman ko. Ayan, shoot na yung tornilyo. Ayan, ito lang ang importante dyan. Ayan. Sagpak naman na. Hindi nung nakalibot kasi nakausli yung tornilyo. Kaya lang, pag nakapwesto na ng magaling, tsaka natin ilalak. Ayan, binababa lang naman yan. So, lock. 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 Ito rin, lock. Ito na, lock na agad. Ayan, pag gusto mo i-unlock, hihilain lang yun. Okay, tapos butasan natin ito. Kasi wala tayong madaanin na wad. Alam ko, ba't hindi naiwang butas yung mga yan? Dumya. Ayan, so butasan muna natin ito siguro para mas madali. Tanggalin ko muna ito sa housing. Okay. Ayan, okay. Yung wiring na ng konti.
So mula sa main, mula sa main MCB na 60 amp. 60 amp ba? 63 pa na. May kita mo yung amperahan niyan doon sa may C63, ibig sabihin circuit ng 63 amp. Alam mo kung ba't ganun? Tapos may tinatawag sila dito reversible eh. Nakakop yan no. Dyan, malalaman mo kung reversible kapag ang numbering ng circuit niya ay nandito eh 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin kung dalawang mag-continuous, kung dalawang magkaluksong, kung dalawang magkaluksong. Tarong nyo na lang sa bibilan nyo kung reversible breaker. Hindi ako masyadong sure pero alam ko dito yan. Pag ang number is 1, 2, 3, 4. Tapos yan, bumaybay, pababa. Ito medyo nilakihan ko na lang yung wire. Kasi ito pa yung galing main din. Ito number 6. Ito number 10. Tapos papunta sa supply ng saksakan. Yan yung rating. Tapos jumper papunta din sa may ilaw. Tapos ito jumper na lang din. Wala kasi tayong bus bar, so wire na lang. Jumper, ito jumper mo na may kling wire upunta dito. Ito jumper mo na may kling wire upunta dito. So on and so forth. Ito din muna natin nilagyan kasi wala pa naman tayong aircon. So later na yan. Pag nakabit na lang siguro tayo ng aircon. Tapos nakabit na natin yung mga wiring niya. Dito na ang kabit sa ibabaw. Kung paano pababaybayin. Siguro gusto tayo dito, tapos kagapang papunta rin. Gusto ito dito, kagapang papunta rin. Kasi itong main kasi dito na gumapang. Tapos yung iba, dito na lang sa itaas mang galing. Diretso na yan. Ha? Okay, nakakabit ko na lang ito. Tapos kunting tali-tali, mamaya pakita ko namin sa inyo kung paano namin yung table management yan. Dami-dami. Kaya ito kagandaan pang may electrical room eh. Yung mga maraming mong bar, may tatago mo dito. Mapapayaan muna natin ito. At nagre-reklamo din taas, walang ilaw sa oriente. Okay. Ano? Patagol ba? Nalagyan natin ano. I-cable ties natin mamaya. Nagawa mo na patagol sa video po. So, yun. Natapos din. Ha? So, i-testing na lang natin ito. Tingnan natin kung paano natin siya inayos yung wiring. Nilagyan na lang namin yan ng label din para sa wire, tapos alagyan din na natin ang label yan para sa breaker, para at least dalawa-dalawa hindi tayo maligam. Yung main natin may takito dito eh, ay nung nagkabit kami ng RCB yung kailangan tanggalin kasi mas malaki. Pero eto okay naman yan, fokusan na lang madali padaanin yung wire. Tapos ito, nagbutas din kami dito sa gilid. So, madali kasi hindi naman, tingnan, malinis. Ito yung kagandahan pag may ano. Ito yung kami doon. Huwag yung hindi ko kayang yung magandang look talaga ng wear. Pero, at least. Hindi pa ba si Maot, di ba? Testing natin. Ay, ito, nakalook. Ito naman sa meeting, para may allowance pa. Mas maganda kasi yung mga wire na may allowance para sakaling may nasunog at kailangan putulin yung wire. Meron ka pa rin may hila. Ito may hila ka pa rin naman dyan eh. Mga bako yan. Tapos kaya ito, kung gusto namin maglagay pa ng expansion, pwede pa yan. Ito rin, kung gusto namin maglagay ng expansion, magdadagdag ng breaker, pwede pa yan. Puputulin lang yan, tapos madadagdagan na ng breaker. Detesting natin itong buksan, sana lang walang pumutok. Pag may pumutok, magtitrip naman yan kung saan mamamatay. So hindi naman masasunog yung bahay natin. So testing natin, kopyera muna natin ito. Di pa. Yan. Kasi ito, pipintuan na lang natin. Wala naman pumutok nung inangat natin lahat. Ayan. Magtitrip kasi yan eh. Kapag may palyado tayong wiring. May mali. Ayan. Tapos, kung may magtrip, ito yata yung pang-reset niya. Kasi nung
Testing namin niya kung ito ba yung trip, hindi. Letter T kasi kala ko trip. In-check yung nakasulat. So malamang ito yung pang-reset kapag nag-trip. Since hindi natin gagamitin yung iba, off muna natin. Yan, ito, spare natin to sa aircon eh. Pinto. Mas maganda na may electrical room kasi mas madali ka makakagalaw ng well. Hindi na mahirap maglusot-lusot ng well nasa kapakadami niya. Basta tatandaan nyo lang, main breaker, MCB, branches, RCBO. The best yan. Hindi kasi, para hindi masyadong masedan yung main breaker natin at hindi lahat mawalan ng kuryente ang bahay mo kapag may nag-aberya. Ito nga pala, nagtitrip siya kapag may wire na nalugdob sa tubig, may overload, may nagdikit na positive negative, at may nabalatan na wire dun sa mga, may umiinit na wire na nabalatan dun sa mga wiring nyo. So yan, dami siyang features. Ito kasi yung MCB na ito, overload lang at saka short circuit eh. Ito mas marami. Kaya mas maganda sa bawat circuit RCBO. Yan, saksakan, ilaw. Lilabelan na natin dito. Ground floor outlet, ground floor lighting, second floor outlet, second floor lighting, so on and so forth. Ayan, tas magandang pinto na lang dito siguro. Okay, pag may expansion, secondary na main, tapos pwede ka lang lagay dito ng additional breaker pa. Kaya malaki binilig ko. Hindi ko lang tinanggap pang yan. Okay nyo. Okay, kontentin tayo sa lahat. Okay, thank you. At sa mga susunod pa natin pwedeng gawin dito, no? As DIY. Malamang mahirap. Basta decidido ka. Okay. So, since tapos na, samperahin naman tayo. Bakit 32 and 20 ang breaker na nilagay ko? No? 32 sa saksakan, 20 sa ilaw. Eh, kaliit-liit lang naman ang bahay namin. ito naman kasi, hindi naman po ito ipong binabase sa laki ng bahay. No? Dumidepende po kasi ang ilalagay na amperahin ng breaker. Kung gaano karami ang saksakan at saka wattage ng mga appliances mo. So, sa lagay namin, kagaya sa ilaw, usually yan nilalagay ng mga sa maliliit na bahay, no, is 15 amps lang. Ito, nilagay ko 20. So, makikita yung 20 amps dyan. Yung C20. Yan, 20 amps. Kung mapapansin nyo dun sa mga inabang natin, no? Napakarami pong ilaw na nilagay ko. Tapos maglalagay pa ako ng mga strip light, pin light, at kung ano-ano pa. At kung sakaling mag-expansion ng mga ilaw, yan, at least may provision ako, pasok pa rin. Sa breaker kasi, kukumpute mo lahat ng wattage, tapos kung may separate discussion ng nating computation, no? Pero dapat sa breaker 80% lang dyan ng amperahe ang magagamit mo. Kunwari sa 20 naman, 80% ng 20, no? Computin nyo na lang, dapat hanggang dun lang yung total wattage sa mga appliances nyo o ilaw. So sa 20, kung marami kang ilaw, mas maganda na may provision ka sa mga itadagdag ng ilaw, no? At saka sa kung gaano kalakas yung ilaw. Then, ganun din naman sa saksakan. 32, kasi sa lagay namin, ito naman, hindi na kasi namin na separate yung sa rep at saka sa gas range. Although yung gas range, hindi naman kami talaga mag-gas range. Ang gas range naman kasi, lalakas lang naman ang pera mo sa gas range kapag electric stove yung gas range mo. Sa mga gas stove naman na gas range,
ang sinasaksak lang naman dun is igniter. So, wala naman masyadong bearing yun. Naging 32 lang siya kasi sa dami ng saksakan ko na nilagay din. Tsaka magkasama na kasi yung prep dito. Ano? So, kung kukumpute nyo yun, ito, pasok pa rin naman yan sa 80%. Dapat hindi ka lalagpas ang 80% eh. Tapos kung may expansion ka pa, pwede pa sa 32. Para tipid lang din sa mga tubo-tubo na ilalagay, kaya pinagsama na namin yung linya ng rep at saka maraming saksakan. No? Ito lang yung hiwala syempre. Sa aircon, yan, abang sa aircon, hiwalay na yan. Eh, since wala pa tayong aircon, patay muna. No? Sana malinaw. Tapos kung bakit na pinalitan yung main, para hindi masyadong sensitive ang kuryente natin sa pangkalahatan. RCBO kasi is marami siyang hinaharang. So kapag nag-trip to sa isang malfunction, magti-trip din yung main breaker kung RCBO din yun. Then lahat to mamamatay kapag mamamatay yung main breaker. No? So ito yun. Ngayon kung pang isang palapad lang yung bahay mo, pwede na to, isang 60 amp na main breaker. Tapos may branches ka ng mga pang-ilaw at saksakan. Pwede na yan. Isang palapag lang naman eh. Kahit mag-trip na yung ano. Kahit mag-trip na yung buong bahay mo. Ito pa pala isa. Be aware lang kayo na sa mga ganitong circuit breaker. May dalawang klase yan. Tingnan mo. Nagkamali ako ng bili. Itong isa lang ang babaan, pang line to neutral na connection, dalawang klase kasi ng connection ang meron si Meralco, isang line to line, tsaka isang line to neutral, ganyan ang pinagkaiba. Ito line to line, ito line to neutral, kapag isa lang ang angatan. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito, kamali ng bili, nagmamadali kasi ako sa Shopee, then in-out ko na lang bigla, that's yan. Dumating, nagulat ako, may neutral na nakasulat dito. Yan, NL. Yan, NL. Line to neutral. Ngayon, sa mga probinsya, sa mga Laguna, pwede to. Yung mga line to neutral na connection yung kung balak ko, gamigay na lang natin to sa mga gustong nangangailangan nito. Comment lang kayo sa baba. At sabihin nyo kung bakit sa inyo ko ibibigay ito. Sasayutin ko na rin yung pa-ship. Hindi na pala. Sagutin nyo na yung pa-ship. Binigyan na nga ng breaker eh. Sa inyo na to. Yan. At saka itong main breaker na RCBO. Yan. Kung meron ka kompleto na yun. Isang pang-isang palapag na to. Isang main, saksakan, ilaw. Oh. Diba? Pang-isang single na palapag na bahay. Comment lang kayo sa baba kung bakit ko sa inyo ibibigay. Okay? Yun lang naman. At sana makuha nyo to. Ang breaker na to. Hindi ko naman na magagamit yan. Okay? Thank you at sa mga susunod pa natin video.